Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong papatuloy dito sa ating serye na Alam Dunong, ating pong sumandali ulit na tatalakay ng isang bagay tungkol sa agham. At ito naman po yung tinatawag nating klasikong pamamaraang pang-agham. Pag sinabi po nating klasikong pamamaraang pang-agham, pag sinabi nating pamamaraang pang-agham, ito po yung tinatawag sa Ingles na scientific method. No? Ngunit yung tinatawag natin ngayon, ikadalawamput-isang daan taon na scientific method, no, ay kaiba po dun sa klasiko na pamamaraang pang-agham na nasa isip ni Aristoteles, no? Ang pamamaraang pang-agham na sa na ginagawa po sa pamamagitan ng induksyon na ating pong tinalakay sa isang video ay may layuning makakuha ng mga simulaing pangkalahatan o general principles mula sa karanasan, no? Bagamat siyempre ang karanasan ay kasing ugat ng eksperimento sa wikang Latin. Experience, experiment, no? Iisang ugat po. Pero ibang usapan na po yun. Pangalawa, tapos gagamitin po ng agham, no? Pilosopiya ng kalikasan ni Aristoteles, gagamitin po itong mga simulaing nakuha bilang mga premises o mga panimulang pangungusap na natakal na din natin sa isang video upang doon ay humugot. Ito po yung deduksyon, atin pong nabanggit na din sa isa pang video, na mga pangungusap ukol sa mga bagay na ninanais na ipaliwanag o ilantad. Sa ganito po pong paraan, makakakuha ng mga paliwanag na may kinalaman sa sanhi, yung tinatawag na causal explanations, na bumubuo ng mga pagpapakitang pag-agham o yung tinatawag na scientific demonstrations. Pagpalain tayo ng Diyos.